Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader sa ASEAN na ipakita ang kanilang commitment sa prinsipyo ng free trade agreement. Sa plenary session of 42nd ASEAN Summit sa Indonesia, binigyan diin ng Pangulo ang pagsisikap ng Pilipinas na maipatupad ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Agreement. Layon ng RCEP na mapagtibay ang economic integration at mapalakas ang malayang pakikipagkalakala ng iba't ibang bansa. Samantala, kumpiyansa pa rin ang Pangulo na makakatulong ang RCEP upang mapatatag at maging competitive ang mga maliliit na negosyo sa global market. Sa ibang balita, suportado ng Commission on Elections ang rekomendasyon ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang barangay at SK elections sa Negros Oriental. Gayunpaman, ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, dapat naaayon ito sa ilang grounds o sitwasyon na nakasaad sa batas. Magugunitang ikinababahala ni Senador Francis Tolentino na posibleng madagdagan ang karahasan sa Negros Oriental sa darating na eleksyon, kasunod ng nangyaring pamamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Kaya lang po, sabi ng batas mismo na yan, kinakailangan merong serious causes. At ang mga nakadetalye pong serious causes na naandun, number one, violence, number two, terrorism, number three, yung pong mga gamit na wala and therefore mahihirapan ka mag-conduct ng election. At yung iba po yung force majeure, bigla nagkalindol, bigla nagkabagyo ng sobra doon sa lugar, pwede namin i-postpone. At ang sabi po, pwede namin i-postpone lamang ang election within a period of 30 days. Kaya lamang po, may isang batas na naipasa, Republic Act 6679, ang sabi naman doon sa Republic Act 6679, dinagdagdagan po ng grounds. Nagdagdag po ng insurrection at saka rebellion bilang one of the two grounds pa na dagdag para sa postponement ng barangay SK election. At niliwanag din po na pwede kami mag-postpone ng 30 days upon the secession of that ground. Yung nag-cease na po, hindi na umiire yung violence. Ang problema, kailan po ba dapat nag-i-exist ang grounds na yan? Pwede po bang nag-exist ang grounds na yan several months before the conduct of the election? Hindi po naging maliwanag yon. Pagka po ininterpret ng ibang lawyers, sasabihin, hindi dapat yung nangyaring violence. Iniimbestigahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang umano'y unauthorized fund transfer sa GCash patungo sa ilang local lenders o mga nagpapautang. Ayon kay BSP Deputy Governor for the Payments and Currency Management Sector, Mamerto Tangonan, na iulat sa kanila ng G-Exchange Incorporated ang nasabing insidente. Magugunitang milyon-milyong customers ng GCash ang hindi makapag-access sa payment app kahapon dahil sa maintenance. Nilino naman ang kumpanya na walang nangyaring hacking at wala ding nawalang pera sa kanilang mga customer. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!